Hi guys, isang mapagpalang araw sa lahat at eto na, samahan niyo ako kasi magluluto tayo ng pananghalian. So kaninang umaga wala sa plano ko ano man yung lulutuin ko ngayon for lunch. Tapos naisip ko nga, sabi ko magluluto na lang ako ng ano, ng breaded pork chop. Sabi nung aking bunso, gawa daw ako ng potato stew kasi nga na-miss niya na daw yung potato stew. So sakto, tamang-tamang combination yung breaded pork chop at saka yung potato stew. Ito lang yung mga kakailanganin ko guys. So syempre meron ako ditong potato kasi syempre potato stew nga eh. At syempre lalagyan ko ng carrots. Kakailanganin ko ng garlic at saka ng onion kasi ito yung gagamitin ko mamaya kasi magigisa ako. Ang tagal ko nang hindi nagluto ng pork, so ngayon lang ako ulit nagluto nito guys. So mostly kasi sa amin, 'di ba, chicken, fish and vegetable kasi mas madalas kong lutuin. So bali ang pinabili ko dito kay hubby yung pork chop yung wala nang ano, yung walang bone. So ginamitan ko lang nitong tenderizer tool, syempre para mas malambot yung pork meat. Maganda talaga pag ginagamitan itong tenderize tool kasi pag naluto na, syempre pag kinain mo na parang hindi nanlalaban. Parang hindi nanlalaban yung karne no, hindi makunat. So anyway, ito na yung kailangan ko, yung egg, tapos garlic and onion, tapos meron ako dito yung instant breading mix, yung crispy fry. Mamaya makikita nyo kung sa ko yung gagamitin. At syempre meron ako dito yung flour. Ang available ko dito is cake flour, so pwede yan. Eto na at uumpisahan ko na yung aking gagawin. So, eto na yung aking mga meat. So, madali lang to guys. Kung yung nakita nyo kanina yung breading mix, hindi ko yan dito gagamitin. So, eto na, nalagyan ko na ng ground black pepper, yung ano, yung powder, no? So, pagkatapos nalagyan ko ng salt. And then, MSG. Yung MSG optional kung ayaw mo, okay lang. And then, eto, nilagay ko yung flour. Pagkatapos, lalagyan ko ng isang egg and then hahaluin lang natin maigi. E, syempre, kinamay ko kasi kailangan talagang kamayin kasi para mamix mo maigi, no? Ang sa akin naman kasi guys talaga, ang importante kasi every time naman magpiprepare ka ng food, kailangan malinis yung kamay mo, no? Make it sure na malinis yung kamay mo. Syempre, pagkain yan eh. Kasi hindi nga ako mahilig gumamit ng gloves. So, kailangan malinis lang ang kamay mo. And then, ito nag-add ako ng sampler kasi nga napansin ko parang masyadong medyo parang maliquid kasi nga gawa ng egg. Kaya nilagyan ko ng konting flour pa para medyo ano na, medyo sticky. Medyo parang malapot-lapot na yung texture nitong pork, no? Kaya dapat malapot kasi mamaya para pag pinagulong natin to din sa flour, madikit, no? Talagang didikit ng gusto yung flour dito sa pork. At eto na yung flour, nilagyan ko ng salt and pepper. Syempre, it depends on your taste. Kung napapansin nyo guys, diba hindi ako talaga nagbibigay ng exact measurement pagdating sa pagluluto. Kasi syempre dapat matututunan mo yan, no? Kasi ang magsasabi nga sa inyo ng masarap is yung panlasa nyo, di ba? Kaya ikaw yung mag-a-adjust, no? Siyempre, merong iba kasi gusto yung mas maalat, di ba? Yung ganon. So, nakadepende sa inyo. So, eto na, kinuting ko ulit ng ano na, ng flour na. So, ganyan. Kaya kanina kala nyo siguro yung crispy fry, no? Dito ko ilalagay. Hindi. Kasi ayoko dito ilagay yung. Kasi nas gusto ko talaga pag nagbe-breaded pork chop ako or kahit yung fried chicken, di ba? Ang ginagamit ko yung ano, homemade, no? Lalagay mo ng flour. So, ganun. So, ito na guys, yung potatoes ko, ginawa ko dito, ipiprito ko muna to, no? Ipaprite muna natin din. Nilagyan ko ng konting salt para may lasa na yung, ano, yung potatoes. Kaya ako piniprito yung potatoes, guys, kasi it adds flavor talaga pag nakaprito yung potato, no? Mas masarap yung lasa pag naprito ng konti yung potato. So, ito na, ready na. So, ito na, guys, yung pinagprituhan ko ng potatoes, dito ko na rin ipiprito tong pork chop. So, kung mapapansin nyo, guys, siniwalay ko nga yung ano, yung pinaka-taba. Diba, merong taba na kalate. So, pinaghiwalay ko. So, ganyan lang kadali.
ipiprito lang natin to. So, ang apoy ko dito nasa medium fire lang. Yung sakto lang, no? Para hindi naman masunog. At natapos ko nang iprito lahat. So, isi-set aside ko lang to at ipiprepare na natin yung ating potatoes to. So, dito ko nilagay yung breading mix, di ba? So, syempre, kinanaw ko sa tubig yung breading mix, no? And then, ito na guys, mag-umpisa na ako mag-saute ng garlic and onion. Pero, syempre, nilagyan ko muna ng 2 tablespoon butter. And then, nilagyan ko ng cooking oil kasi para yung butter hindi masunog. Kailangan talaga yan, merong cooking oil. Kasi konti lang naman yung nilagay kong butter. So, ito na, isusutay na natin itong garlic and onion. So, ganun na kadali, no? Ilalagay ko na itong kinanaw ko na breading mix, no? Kung malapot, guys, dagdagay nyo lang ng, ano, ng water. At kung malabnow naman, dagdagay nyo ng breading mix o kaya ng flour para lumapot. Ito na, nilagay ko na itong carrots at saka yung potatoes. So, ganyan lang kadali ito, guys, no? And then, nilagyan ko lang to ng black pepper. Yun na lang yung lasa nilagay ko dito. Kung mapapansin nyo, wala na akong idadagdag na salt or MSG or kahit na ano pang dagdag na pampalasa. Kasi nga, yung breading mix, instant breading mix yun. So, may flavor na yun. Kaya ngayon, pinili ko pang flavor is garlic. So, wala ka nang dapat ilagay. So, kung iniisip mo kung anong lasa nito, guys, bigyan kita na idea. Ang lasa nito parang sa gravy. Aantayin ko na lang to, guys, hanggang sa lumapot. At syempre, bago ko magtapos, magpapasalamat po muna ako sa inyong lahat, no? Maraming maraming salamat po sa matiyagang panonood sa aking channel. At syempre, kung bago ka sa channel ko, please, please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell for new updates. So, there you go, guys. Ito na yung aking niluto for the lunch. I-try nyo na guys gawin kasi masarap to. Tsaka good combination din. Meron tayong potato and then meron tayong meat. No? So, kahit nga hindi ka na mag-rice, pwede na to kasi may pagka-heavy meal na rin to guys. So, syempre, titikman natin. So, ito na nga guys. Masarap talaga to. Lalo na kung mahilig ka talaga sa patatas. No? I-try mo nang gawin. So, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.